Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, motorcycles, DIYs and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Ayan, so today guys, is ituturo ko sa inyo yung way para magpalit ng spark plugs, mag-upgrade or possible replacement lang for maintenance ng inyong Kymco Exciting 400S. Yung sa akin, after 2,000, almost 3,000 kilometers guys, nagpalit na ako nung stock. Pinalitan ko nga ng Denso Iridium. So, napastart ko na naman na, pero hindi ko pa completely nasasara yung motor. Kasi nga, gusto ko ipakita sa inyo yung kung paano siya ipalitan. So, ituturo ko na lang sa inyo how. Tapos, unfortunately, hindi ko na-videohan yung actual na pagtanggal kasi nagka-problema ako dito sa aking mic kanina. So, nasayang actually yung mga sinud kong video kanina. So, nung nag-check ako ng mga replays, mga video, is wala pong kahit anong audio and yung angulo po kanina is hindi rin maganda. Okay, so ngayon, since nakakabit na, eh medyo mas madaling ituro at i-explain sa inyo paano siya gawin. Okay, so guys, ito yung iridium na pinalit ko. Ito, yan, IU22. So, pwede yung IU22 or 24, depende kung anong available sa area nyo. Ito yung stock guys, papakita ko lang sa inyo. So, ito yung stock, and CR7E. E stands for electrode, guys. So, ayan. Okay, mag-focus eh. Oh, ayan. So, ito yung stock na spark plug after 2,000 plus kilometers. Ayan. So, kita nyo, nickel alloy lang. So, mataba yung tip. Ngayon, reason kung bakit ko siya pinalitan is because medyo mabibrate na yung aking Exciting. Tapos medyo nahihinaan na rin ako sa hatak. Okay. Hindi ko pa na-test drive yung sa Exciting natin. Kasi kakagaling ko lang actually kanina ng Tagaytay, nag-loop lang ako saglit. And pag-uwi, and nag-decide ako na palitan na kasi medyo para sa akin malata na yung takbo niya. Okay, so guys, bago ko ipakita sa inyo kung paano ko pinalitan yung spark plugs, is papaliwanag ko muna kung kailan nyo ba dapat palitan as per manual. So, ang pagpalit guys ng spark plugs ng stock, ang recommendation sa manual is every 12 months or 1 year or 10,000 kilometers kung ano yung mauna. So, yun na siguro yung pinakasagad na pwede nyong itakbo. Eh, eto nga sa akin, wala pong 3,000 is medyo maano na siya, malata. And, napaka-vibrate guys pag naka-idle. Pag iridium kasi, kagaya kanina, malamig na to guys ha, yung makina ko malamig na. Pag start ko, wala yung vibrate na nararamdaman ko dati nung stock pa yung gamit. Fuel efficiency, medyo maliit lang actually yung factor yan eh. Nasa driving style yan, driving habit eh. Tapos, ang habol ko talaga dito is medyo bumalik yung sigla and yung ma-minimize yung vibration. And on that note, napakadali lang guys palitan. Alam nyo naman, pag scooter, napakaraming tornilyo. Pero aside doon, is medyo madali. Okay? Now, tuturo ko na sa inyo kung paano. Ayan. So, yung mga kaha guys na aalisin is eto lang. Ayan. Yung guild na kaha. Tapos, eto yung goma lang dito. Kaya ako siya inalis is bukod sa papalitan ko yung spark plugs. Sana yun. Papalitan ko kasi yung spark plug is chinek ko rin yung cooling system niya. Ayan, nilinisan ko na rin yung reservoir, yung overflow tank, tapos yung busina, chinek ko rin. And other components dito sa area na to.
kasi ito yung area na laging nababasa. Ayan. Kaya ito kanina, sobrang putik niyan. And yun na nga, sinabay ko na rin yung pag-upgrade nga natin ng ating spark plugs. Ayan, kita nyo, bagong-bago. Ngayon, yung pagpalit niyan is, total papakita ko naman sa inyo yung pagbalik nung kaha. So, diretso na tayo dun sa spark plugs. Ang kailangan yung tool is yung spark plug na remover or yung spark plug socket, guys, na kasama ng inyong exciting. So, nag-try na ako ng iba't ibang spark plug socket. Lahat yon nahirapan ako. Okay? So, it's either sobrang haba or yung iba sobrang igse na wala ka namang space sa wrench mo. So, ito yung kasamang pangtanggal ng spark plug. Ayan. Ayan. So, kasama siya dun sa factory tool. Okay. So, size 16 yan, yung hex niya. Ang gagawin niya lang, dito niya idadaan yan sa ilalim. Ayan. Ganyan. So, hanggang sa maabot niyo yung ito. Tapos, ang angulo niyan, guys, is ipapasok niyo ngayon to sa spark plug, kakapain nyo, pag nag-lock na siya in place, ganyan, is ibe-bend nyo tong isang side. Yan, ibe-bend nyo ngayon, dito. So, halimbawa, ganyan yung itsura niya, and saka nyo ngayon siya i-pupush ngayon pa taas, pa ganun. Okay? Kumbaga, counterclockwise. So, righty-tighty, lefty-loosey. Yung pagtanggal, actually, nadalian lang ako eh. Parang hindi siya masyadong mahigpit. Sa, ewan ko kung yun talaga yung torque specs niya, pero hinigpitan ko yung bago. Hinigpitan ko ng konti. Kasi baka matanggal sa biyahe. So, ganyan. Once na mag-loose siya, guys, kumuha na kayo ngayon ng size 16mm na na spark plug socket. So, ang ginamit ko, guys, is ito. Ito. So, ang ginamit ko, ito, guys. Pakita natin. Ay, mag-focus eh. Ayan. So, basta ito, guys, size 16. Ayaw mag... Dali. Size 16 millimeter, tapos kinamay ko na lang siya pagtanggal. Okay? So, make sure maglagay kayo sa pin dito, lalo kung yung wrench nyo is kagaya nun sa akin, wala siyang goma. Pero kung may goma naman siya na naglalock doon sa spark plug, walang problema kasi pagbunot nyo neto kasama yung spark plugs. Okay? Pagbunot ko kasi nahulog dito sa pin. Okay? Pag natanggal nyo na, guys, straightforward naman yung spark plug na ipapalit nyo, inspect nyo muna for physical damages, and also, guys, i-check nyo rin kung magkasing haba ba, magkasing taba. Okay, so malaking factor, guys, kasi pag mas mahaba or mas maigse yung spark plug na ipapalit nyo. Okay, so, guys, once na natanggal nyo na yung spark plug, again, yun nga, inspect nyo. After nyo ma-inspect is, syempre, ilagay nyo na yung bagong spark plug. Ang tip ko lang, guys, as always, kahit nung sa mga DIYs natin sa kotse, wag nyong gagamitan ng tool or any tool yung pagkabit ng spark plug. Kamayin nyo muna, i-make sure nyo na pasok sa butas, and then higpitan nyo ng konti, clockwise na ngayon yung ikot. Pag naramdaman nyo siyang pumasok ng ilang thread, siguro mga 3 to 5 threads, saka nyo na ngayon gamitan ng socket wrench. Ako, ginamit ko ito. Okay? Nung hindi ko na siya kayang higpitan ng kamay, ginamit ko na ngayon yung spark plug wrench na kasama nung exciting natin. Ito. And then, ganun pa rin. Higpit. Tapos, yung ulo na ito, para kung gusto nyong higpitan, and also kung gusto nyo rin lumagan, gamit kayo ng size 12mm na T-wrench. Yun yung ginamit ko pang leverage para malambot.
or hindi kayo mahirapan. Alright, so yung pagtanggal naman ng kaha, i-reverse ko lang yung process, ibabalik ko siya, pero ipapakita or tuturo ko sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong baklasin. So, ang pinakahuli nyong aalisin para ma-access nyo yung spark plug cap at yung spark plug is etong dalawa. Ayan. Ito. Ito yung dalawang pinakahuli. So, ang purpose nyan is para bumaba itong bangka. Ayan. Bangka kasi yung nakasanayan kung tawag dyan. Pero siguro splash guard yung tawag dyan. So, pag naalis nyo yan, mabababa na yun na to. At mas may access kayo ngayon doon sa taas. Okay. So, eto ngayon, babalik na natin. Yan. I-setup ko na lang kayo, guys. Dito. Ayan. So, I think pakikita nyo naman yung mga gagawin ko. Kung hindi, tuturo ko na lang, guys. Tinabi ko kasi yung mga lock. So, ang maganda dito, guys, sa exciting, kahit napakarami ng tornilyo, meron naman siyang part na madaling alisin, yung mga push na locks. Mga pin locks. So, itatapat muna natin, guys, yung fairings. Itingnan ko kung baka kasi meron akong nakalimutan. Wala naman. Okay. Ang gagawin nyo, itatapat lang. Dapat kasi pantay na pantay pagka ano, hindi siya mag-a-align. Good. Tapos sa ilalim is good. Nakalimutan ako. Sorry. Nawala sa isip ko. Tinupi ko kasi. Kailangan nyo pala muna ito. Yung side stand. Tinupi ko kasi kanina. Kaya nawala siya sa isip ko. Yan. Yung side stand, ibubukan nyo muna. Tingnan ko. Yan. Ibukan nyo muna. Shoot nyo muna sa butas. Tinupi ko kasi nga, yun nga, kanina, tinupi ko siya habang inaalis ko yung spark plug. So, bago ko ilagay yung mga lock, guys, is papakita ko na yung itsura nung ka and yung mga lock niya. Okay. So, eto guys, yung mga pin locks na yan, yan. Dito lahat yan. To, dito, eto, tapos may dalawa dito sa loob, which is, yan, basta may dalawa dyan. Yan. Tapos, eto, alisin nyo yan, yung dalawang 10. Tapos, ayan, meron niyang mga screw para dyan, which is eto, itong mga to, tinabi ko na. Tapos, itong nag-iisang lock na to,
meron niyang lock sa ilalim. Ito, dito. O, sige. Papakita ko na ngayon yung mga lock muna dito sa harap. So, ito, pagtanggal na ito, guys, is gamit lang kayo ng Phillips screwdriver. Itutulak nyo lang yan. Okay. Dali, ipapakita ko na lang ng actual para makita nyo. So, eto. Ayan. So, ganito siya. Ganyan ang itsura niya pag nakalock. Ngayon, pag tatanggalin nyo siya, gamit kayong Phillips, tutulak nyo lang to. So, pagka natulak nyo na siya ng ganyan, is ma-unlock niya, matatanggal niya na. Yung iba, pwede nyo kamayin. Ako, ginamitan ko siya ng flat na screwdriver. Kasi yung iba, baon na baon eh. So, ganito lang siya, guys. Itatapat nyo lang, make sure na magkatapat yung butas. Yan. Tapos, itutulak nyo na lang to. So, ganun lang. And so on. Sa iba. Tutulak. Yan. Yan. Tapos, eto. Okay, so guys, ang next step is, eto na nga, ibabalik yung mga tornilyo na to. So, total of 5 to. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ang last step actually, kung stuck pa, babalik nyo na lang yung goma. Okay, after yung mahigpitan to, itong dalawa. Tapos, that's it. Eh, yung sa akin, kaya may butas-butas is, meron ako ng step seal. So, yun nga, ibabalik ko muna to. Papakita ko na lang sa inyo yung finished product. Basta yung mga pin locks, ayan, meron yan dyan, dito. Tapos, meron dito sa ilalim. Okay? So, tapusin ko lang, guys. Okay, so guys, tapos na. Ayan, nabalik na natin lahat-lahat. Walang labis, walang kulang. Okay, so guys, tapos na. Ayan. Ngayon is i-start na natin. So, na-start ko naman to bago ko pa binalik yung cold start to. So, para malaman yung cold start, hawakan ko yung tubo ng headers. Ayan. Yan yung tubo ng ating headers. Ngayon, ipanda rin natin. So, halos walang vibration. So, nung dati, pag cold start, sobrang vibrate niyan yung salamin. So, ngayon, wala. Tapos, kahit hawakan niyo yung manibela, wala kayong mararamdaman halos na vibration. Laki na improvement. Okay, so guys, that's it from me today. Sana nagustuhan yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong videos natin. And kung meron po kayong gustong i-request na gawa natin ng tutorial, basta kaya po natin gawin, pipilitin po natin na magawan po ng video. Okay, so again, mark nga palili. Maraming salamat sa pagsama today at kita-kits po tayo sa susunod na video.